Okay, kunin ko na ulit yung ating professional power meter for cycling, I mean. So, itong power meter na to, ang binili natin ay yung Asioma Uno. Kasi meron tong version na Asioma Duo, okay? So, ano ibig sabihin nun or ano difference ng dalawa? So, kapag Asioma Duo, yung sensor ng power meter niya ay both sides ng pedal. So, kung makikita niyo sa picture na to, both sides meron siyang power meter na sensor, okay? Nandito yung electronics niya, magkabila ng pedal. So, yung binili natin, yung Uno lang. Nilalang ko yan. So, ang binili natin, yung Uno na version. So, meaning, yung left side lang ng pedal, yun lang yung merong power meter, okay? Tingnan mo yung box, oh. So, sa box, makikita mo na agad kung Uno or Duo yung binili mo. So, dito, meron siyang kulay, oh. So, nakakulay yung Uno. Yung Duo, naka-gray yung kulay. So, yung likod ng box niya, may mga measurement. Makikita nyo yung size nung ano, nung pinaka power meter mismo, nung pedal. Yan yung pinaka length niya, tsaka width for reference din siguro. Tapos, sa likod niya, kita nyo na agad yung ano, parang pinaka ano, antenna ID niya, or yung Antplus na ID, tsaka serial number, tsaka yung barcode. By the way, itong connection nito, Bluetooth tsaka Antplus na connection. So, meaning, compatible to sa most of cycling computer out in the market. Compatible to. So, yun yung advantage kapag Bluetooth tsaka Antplus yung connection. Sige, open na natin. Yun. Di ba parang sapatos lang? Timbangin ko kaya mismo muna yung box. Kung gaano kabigat. Bigat naman yung box na to. Ayun o. Yung buong box. 1.14 kilograms nung na-receive ko siya. And then, syempre, tinanggal na natin yung bubble wrap. Nagtaka ako, parang bigat. So, malalaman natin kung bakit siya mabigat. Yan, box na natin to. So, meron pa siyang seal. So, meaning, hindi pa siya nabuksan talaga. Hindi, kailangan ko ng kutsilyo. Yan! Okay, tara, may kutsilyo na tayo. Pira natin. Woo! Wow! Woohoo! Ang ganda, guys. Itong power meter na to ay nakalagay ito sa, of course, ito yung sa pedal. Kasi may mga version ng power meter na nasa crank siya, okay? And nasa chain wheel. So ito, nandito siya sa pedal. So nasan dyan yung power meter? Ito yun. Yan. So yan yung power meter. And sinabi ko nga kanina, ito yung Asioma Uno na version, di ba? So, yung Asioma Uno, meaning, isang side lang yung may power meter. So, ito, sa case natin na to, nasa left side yung power meter. Okay? So, yung right side, pedal lang siya mismo. Okay? Tanggalin na natin sa box. Yun! So, ito yung mga dahilan kung bakit mabigat yung box natin. So, meron tayong manual. So, tabi muna natin siya dito. Ito yung manual. Then, meron siyang... So, by the way, compatible siya sa ano? Lukio. Na, may kasama siyang original Lukio na ano, na bala. Na clicks. Okay? Yan. Tapos, meron siyang charger. Okay? Yan o, charger o. So, itong charger na to, madali siyang ikabit dito kasi magnet siya. Mamaya, patry natin mamaya. Saan ba yun? Yan o, so dito mo siya i-charge. So, ang sabi, magnet daw. So, madali lang dapat itong ikabit dito, di ba? Tingnan natin ang malapitan. Yun, no? Kita nyo? Wow! So, ayan. Tanggalin na natin. meron din siyang sariling Allen. Allen. Bigat. So, ito yata isa sa nagpabigat eh. Battery charger. Bakit nandito yung box? Ah, baka may kasama siyang sariling ano, yung adapter. Ayun no, may kasama nga, guys. So, may kasama siyang sarili niyang saksakan ng USB. So, dito mo siya isasaksak. Baka okay, dalawa oh. Ah, kaya dalawa 'to kasi syempre kung duo yung ano mo, power meter mo, magkabila, mai-charge mo nang sabay. So, pwede mo isaksak dito. So, battery charger,
Then, ano po? Ah, so may kasama lang siyang mga ano, outlet na adapter itong charger natin. Kumbaga, pang travel kit to. So, meaning kahit saan country ka pumunta, dalhin mo lang to, solve ka na. Okay, ang dami niyang manual, oh. Sana may sticker, di ba? So, meron siyang ganito. Bakit ang dami niyang manual? Eh, bakit ba? Gusto niya. What's this? Importante yung mga manual na yan. So, comment below kung ano, kung nagbabasa kayo ng manual. Okay. Ano pa? Yan, uno. Ito yung manual ng uno. At saka duo. So, i-test natin ito. Importante itong test na gagawin natin dito sa mga gantong bagong item. Bagong items. Ang unang test na gagawin natin, sniff test, okay? So, ang gagawin lang natin sa sniff test, aamuin lang natin, di ba? Whew! Wow, grabe. Ang bango. Wow! Yung amoy niya, guys, para kang ano, parang nagpunta ng bookstore. Ganun yung amoy. Siguro dahil nasa karton siya. Kaya amoy yan, eh. Amoy bookstore. So, meron siyang adjustment dito. Ano to? L tsaka M. Low to high. Baka H to. H. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganda, may adjustment. Actually, dun sa SPD pedal ng Shimano, may adjustment din dito yan. Pero never ko talagang ginalaw yun. So, dito, kita nyo, may kasama ba itong alin? Mga ano lang to eh. May kasamang, baka spacer to dito. So, may kasama siya guys na ano, spacer. Dito. Kasi sa bike fit, importante yan yung mga gantong spacer. Actually, meron pa akong ano dyan, spacer naman para dito sa ano, sa clips. Hindi ko alam kung ganito na tamang pagtanggal nito. Yun! So, zero siya. Then, ilagay natin tong pedal na walang power meter. 131 grams. Okay. Tanggalin na natin to. Alright. So, ito naman, yung may power meter. Timbangin natin. Yun, ito pala yung 151 grams. Kita nyo? Yan, so 282.5 itong dalawang pedals, itong uno na version. Actually, ito yung dahilan kung bakit uno yung ano, yung binili ko para mas magaan. Nee, joke lang. Actually, kaya ito yung binili ko kasi ito lang yung pasok sa budget ko. So, ito lang yung kaya nating bilhin sa ngayon, kaya ito yung binili natin. Pero alam nyo, ang kagandahan dito sa Ashoma, pwede mo siyang i-upgrade later. So, meaning, pwede kang bumili ng isang side later. So, itong side na to, as in, isang piraso. May power meter na siya, tsaka charger. So, kapag nagka-budget tayo later, so, i-upgrade na lang natin. So, ang ilan sa mga reason kung bakit medyo napamahal itong power meter na to. Ang unang advantage nito ay extremely, very, super-duper accurate ng power measurement niya. Okay? Wow. So, ang pangalawa, siguro, ang advantage nito, yun nga, nakita nyo, 280 grams lang yung dalawa. Magaan siya. Magaan. So, siguro, nagpabigat lang dahil meron siyang electronics na part, which is ito nga yung power meter. Okay? Paano ba i-on to? So, ito, base dun sa nabasa ko na specs nito, compatible din to sa mga, ano, sa oval na chainring. Okay? Kahit yung ordinary na shape ng chainring or yung oval, compatible siya. Okay? Meaning, ma-sense niya yung accuracy ng power mo during pedaling kahit ano pa yung shape ng ano, kahit square pa yung shape ng chainring mo. Okay? Nagmamagaling. Madali lang siyang install. Siyempre, pagka ito naman yung pinaka-ano niya, yung lock. So, i-screw mo lang siya dun sa pedal. Hindi mo nga kailangan ng ano. Pero hindi, may kasama siyang ano, Allen key. Ano ba tanggalin to? Ayun.
May kasama siyang Allen key. So, ayan. So, pwede mo siyang i-rotate, papasok dun sa crank arm mo. And then, ito yung para sumikip siya. Psh! Psh! May sounds. Nice! Ang cute! May palo sa mukha ko to, ah. Ang isa pang advantage, kaya nagustuhan ko itong ano, yung power meter na to. Di ba ang daling ilipat? Kunwari may iba kang bike na gusto mong paggamitan ng power meter, edi, ilipat mo lang sa kabilang bike, di ba? Oh. Compare sa kunwari, nasa crank arm siya, or nasa chain ring, medyo hassle eh, babakla, kailangan mo ng pangtanggal ng ano mo, ng crank mo. Di ba ang hassle? So, isa-isa magandang advantage kung... Kaya, mas pinili ko to na bilhin. Kung tutusin, merong mga crank arm na version ng power meter. Mas mura siya, actually. May mga mas mura na ano, na nasa crank. Pero mas pinili ko to. Mas mahal to. Pero, kita mo naman, kung may dalawa kang bike, mas makakamura ka ba nun? So, madali siyang transfer. Kung hari, lilipat mo sa kabilang bike. Tulad yan, meron tayong reacto sa likod. Then, may binubuo tayong isang bike. So, madaling ilipat yung... Wala, dina-justify ko lang. So, yung connectivity niya, gaya ng binanggit ko kanina, compatible siya sa any bike computer na merong Bluetooth or Ant Plus na connection. So, sa case ko, ang gamit natin yung Garmin Edge 830. So, compatible to. Kasi yung Garmin na yun, meron siyang Bluetooth and Ant Plus na connection, connectivity. Okay. So, meron din siyang auto-calibration na system. Okay, so less hassle na talagang yung accuracy niya, sobrang ganda. Nasa 1 plus minus 1% yung accuracy niya. Sobrang accurate, di ba? So aside sa, actually pagka tiningnan mo siyang mabuti, mukha siya talagang heavy duty, matibay siya. Matibay siya tingnan. Kinagat, ginawang ginto. So aside sa pagiging, ano, yung itsura niya na matibay siya, tsaka mabango. So, water resistant din siya. So, yung electronics niya, naka-case ng maayos. So, pag tinignan mo, ang ganda ng housing ng pagkaka-case. So, umulan, bumagyo, umaraw, mag-snow, or whatever. Hindi yan masisira basta-basta. Okay. So, ito, gawa to sa Italy. So, what? Okay. Based sa specs yung battery nito, kapag fully charged, pwede ka nang mag-travel. So, magagamit mo siya for 50 hours. Okay, 50 hours. So, in distance, ano yun? 1,250 kilometers bago tumalobat. Kaya to, bali ka ng Cavite papuntang Bigan nang hindi nalolobat. Ganun. So, gagawa natin ang test yan later. Then, ipopost natin kung totoo ba yung pinagsasabi ng website. Meron siyang app na compatibility. So, kailangan mo lang i-download yung Asioma na app. Okay, so pwede kang mag-update dun ng firmware, then mag-calibrate ng sensors. Tapos dun sa app, pwede mo ring iset yung crank arm. Kasi importante yun eh, yung crank arm na gamit mo sa bike. Tapos, pwede mo ring ma-check yung battery level dun sa ano, sa Asioma na sa Asioma na app. So ma-check mo rin yung battery level dun. Pero siguro naman may indicator to dito kung malapit ka ng malobat. Sana. Kaya tayo bumibili ng mga ganitong klase ng kits or mga upgrades sa bike. Hindi naman to basta, kumbaga, gastos lang. Since ito na yung passion natin eh. So, kung meron pang opportunity para mas mag-improve sa cycling, so, kung ito yung mga bagay na makakatulong, so, pinag-iipunan natin. Kumbaga, gastos. So lang gumastos. So, kung, yan, kung tingin nyo, makaka-pag-improve ito or makaka-track ng progress nyo sa pagbabike, well, you might consider this also later na bilhin. Yun nga, hindi mo naman siya mabibili agad-agad kasi medyo may kamahalan siya. So, kaya ako medyo pinag-ipunan ko pa ng konti bago ko siya nabili. Pero matagal ko na itong pangarap. Nung bata pa lang ako, pangarap ko na makabili talaga nito. Kaya nung nagkatrabaho ako, binili ko na. Okay. So, syempre, itetest ride natin to. So, gagawa tayo ng separate na cycling vlog na naka-install na to dun sa binubuo nating bisikleta. Okay, yung pangmalakasan natin na bike. Kung meron pa kayong additional na questions related dito sa power meter, mag-comment lang kayo dito sa comment section ng video na to. Okay, re-replyan ko lahat yan, promise. I-comment nyo lang.
kung may mga additional kayong question. Thank you for watching itong cycling vlog natin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, alam niyo nang gagawin. Mag-subscribe na kayo. Please consider subscribing, okay? And don't forget to comment, like, and share, okay? Para mas marami pa tayong magawang content related sa cycling. And para marami pa tayong ma-influensyahan dito sa mga gastos na to. Gastos. Okay? So again, thank you for watching. Teka, parang nasusunog na yung sinahin ko ah. Okay. Thank you for watching. See you again on my next vlog. Thanks. Bye-bye. All right. So tapos na tayong mag-unboxing tsaka mag-quick technical review ng Asioma na power meter. Ang next naman natin na i-unbox ay ang syempre yung connected na dito. So ito namang bago nating cycling shoes from Gurn, Italy. So itabi muna natin 'to.